Good morning. Time check 6:44 a.m. Kaalis lang ng condo, papunta na ng farm. Ayan, papunta tayo ngayon kay ka-farmer para doon tayo kumain ng early lunch. Kumbaga brunch. Hindi pa kami nag-almusal. Ayan, papasok na dito sa ka-farmers. Diyan kaya siya ngayon. Siguro, lagi siyang nandiyan pagka may baby. Wala yan dito. Yan na yung fish pond. Tayong unang-una. Hindi, may sasakyan na. Sasakyan ba yan? Yeah. Mga goose. Goosling. Tatabaw. Cute naman. Ito si ka-farmer sa loob, nakita ko. Ah. Ayun na yung lechon! There is the lechon. 1 kilo. Ha? 1 kilo. 1 kilo? Ay, good morning po! Ay, good morning! Ayan, nandito tayo ngayon sa restaurant ni ka-farmer. Finally, nandito siya ngayon. So, ito yung menu. Ayan, may mga lechon doon, 4. Kaya tanong kung kailan gusto pa ng drink. Dexter. Ay, ganun pala yung spelling ng Dexter mo. Kala po X. Ooh, ang lechon. Wow. Maraming balat. Hello, good morning ka-farmer. Ito ang ating early bird. Oo nga. May gusto po kayong batiin? Binabati ko si Ate Nana. Si Ate Nana, sinabahan namin siya nung ano. Ah, sayang, hindi tayo nagkita. Kaya bumalik kami. Para makita ka namin. Kay Nana pala, yan. Hello po. Hello. Nasa America na si Ate Nana. Oo. Texas siya ngayon. Mm-mm. Kami naman pabalik na rin sa States. Next week. Buti naman nakapasya yan. Dadalawin namin yung farm namin dyan sa Cabiao. Sa akin yung Lynn Farm. Yung ano. Naka-vlog din siya. Si Miguelito. Kasi alam mo ha. Small word. Eh, para tayo naka-vlog. thank you po. Nagba-vlog na rin siya. Ayan, si ka-farmer. Finally, na-meet namin. Panay kasi yung travel mo sa mga palengke. Yun nga, medyo na dahil siyempre limited na yung time.
pwedeng wala akong pagsama din ng linggo. Nung natikman namin yung lechon na in-order ni Nana, grabe, sabi namin, wala nang ano, tatalo pa sa lechon ni ka-farmer. Kaya lang, nandiyan yung manggang nabubulo kasi sa likod. Oo nga eh. Stress nga po. Pero the best po itong lechon nyo. Super. Ah, yung in-order? Oo. Kami ang kumain nun eh. Grabe. Ayun yung kinain doon sa bar. Kaya ano. Sa bahay ni Miguelito, marami siyang bisita. No? Ano po yung tanim ngayon doon? Marami. Saka gulay. Habang maliit pa yung kalamati. Meron kaming sitaw, sili, talong. Tapos eh, yung ampalaya. Ampalaya. Ampalaya, magandang kinita ng ampalaya ngayon. Tsaka yung pala. Tsaka yung rice po. Yung rice po, hindi namin pinamahal. Pero wala naman nalagi. Yung sili ngayon, mababa. Pero hey, magmamahal po ang sili. Kaya lang ang problema, kung ang tataniman nyo ay lowland, talo kayo. Ayun, may mga nililutong tatlo pang lechon. Kanina apat yan. Kinuha na isa. Super sarap ng lechon nila dito. Grabe. Ayan, dami ng sasakyan. Buti kami na una. Ganda dito. Laki ng mga puno. May bago pang pinapatayo ngayon si ka-farmer. Kami ng compound ni ka-farmer. Sarap ng lechon niya, grabe. Ganda ng bahay niya, oh. Sign the farmers. With the view of Mount Araya. Moments later. Time check. 10:18 a.m. Tanghali na. Ngayon lang tayo dumating dito sa Lin Farm. Anong ginagawa ngayon? Ayun. Si Mantyaga. Andun sa may poso. Oh, meron na silang ano dun. Munting kubo. Ilan sila doon? Tatlo? Oh, tatlo. Ah, okay. Like, magawa na lang. Yeah, magawa na sila ng poste. Parang mali naman yung dinayusan mo. Ha? Ayaw mo sila? Naglagay-lagay pa ng palatang daan. Iba naman ang ginagawa ko. Uy, baka mahulog tayo dyan. Masyado kang nakagilid. Hindi mo nakikita. Baka mamaya may ano dyan eh. Butas eh. Nasa gitna yung rotovator. Yan si Meng. Kita ko agad. Maka niluto ni Meng. Sigurado, masarap. Ah, may dalawang tao dun. Naka-hat. Ito siguro si Nariel tsaka si ano, Makmak.
Takbo sumakbak. Ayan, naglalagay na ng barbed wire si Nariel at si Makmak. Oh, nagtaas-taas na ng mga sitaw, oh. Naayos pa yung garahe ng kotse. hindi nila akalain na darating tayo. Tanghali na kasi. Usually, maaga tayong dumarating. Ayan. Oh. Ang sitaw. Wow. Wow, wow, wow. Bakit ka raw nandito? Nanaluto. Bakit mo binura yung comment nung ano? Eh, siya kung matanong na eh. Paano ka uwi ng mami nun? Eh, kagadarot siya ng ano, nanong sigur ng ipin. Aray! Ko. Nasa na yung aking mga Julidid talaga. Doggy! Oh, Jesus! Hi! Did you miss me? I'm lovely! Oh, Jesus! Hi! Oh, bakit nag-iisa ka ngayon, ha? Bakit nag-iisa? Nalala! Bakit nag-iisa ka ngayon? Ayan! Good morning po! Late na kaming dumating dito. Ay, ayan. Dumanta po kasi kami sa kay ka-farmer dahil nga 9 o'clock po sila nang bubukas. Ang 9 to 2 lang po yata yung restaurant niya. So, since galing na kami ng Manila at on the way na, dumanan muna kami doon para doon na po kami nag-brunch. Dahil nga, hindi po kami nag-almusal at early tanghalian na rin. So, ayan, dumanan na kami doon at and finally, napit namin siya at natikman uli namin yung napakasarap niyang lechon. Kaya kung kailangan niyo pa ng lechon, kontakin nyo lang po si Ka-Farmer sa Araya at Pampanga po. The best lechon na natikman po namin ever. Ayan. So, pasalamat kami kay Ate Nana kasi nang dahil sa kanya nakarating kami sa bahay ni Ka-Farmer nung una. Kasi nung una di namin alam kung saan yun. So, nung sinamahan namin sa Ate Nana para kunin yung in-order ng lechon, yun yung first time namin na nakarating doon, kaso wala siya noon kaya hindi namin nakilala si Ka-Farmer, pero this time nakilala namin siya. So ngayon yung ginagawa doon ayun, pinadayos na yata yung pagtataniman ng ampalaya at gagawa yata sila ng kubo doon sa may pinagawang deep well. So nandun si Mantsaga saka si Entong. Ayan. Tapos dito naman, ayan, si Makmak at si Nariel. Ginagawa na yung barbed wire. Good morning! Ayan. Nice na dito sa may kusina. Yay! Ayan, finally, maayos din dito. Ayan po, nandun po sila ngayon sa may dulo ng bukid. Ako po nandito po sa loob ng sasakyan, hindi ko po kinakaya yung init, grabe po. 11:11 a.m. po ang oras ngayon dito sa Cabiao at nasa 34 degrees po, ayan. Kung makikita niyo po, nasa 34 degrees Celsius po ang init. Grabe. Ayan po, nakasindi na po itong aircon dito. Mas nakasindi rin po yung aking fan. Sobrang init po. Kanina po nakaupo po ako doon sa may kubo kaso talagang hindi ko po kinakaya. Super ano, wala pong kahangin-hangin, tapos napaka-init, parang ang hirap pong huminga, kaya pumasok na lang po muna ako dito sa loob ng kotse. Mahirap naman pong kung ma-heat stroke po ako dito.
Kaya dito na lang po muna ako sa loob ng kotse. Pero si Javi po, napunta po doon sa ginagawa po nilang magawa po sila ng munting kubo para may masilungan po sila doon sa may halos bandang gitna. And then may dalawang kalabaw na nagdadayos po para sa pagtataniman ng ampalaya. So nandun po silang lahat. Nandun si Meltong Vlog, nandun si Mantyaga, nandun din si Nariel, at si Makmak. Ayan. Tapos nandun din si Miguel, si Katrops, at nandun yung dalawang may alagang kalabaw. At si Javi nga po, nandun din. So, si Meltong Vlog, nandun siya sa nandun siya sa loob ng lona. Meron, ewan ko kung anong ginagawa dyan, may kinukuskus siya, pero kumbaga nandun po sila ngayon para po asikasuhin yung pagtataniman ng ampalaya. So, I think maglalagay sila ngayon ng plastic para po sa madadayusan ng kalabaw para i-ready na po ang pagtataniman ng ampalaya. Ayan po. Oh, grabe po, napakainit po talaga dito ngayon. Wala pong kahangin-hangin. Kung makikita nyo po, ayan po. Grabe. Ayan. So, nadatnan po namin sila kanina dito. Si Katrops po nakasalubong namin dahil magdadagdag daw po siya ng order ng ampalaya dahil kinulang po yung in-order, kaya inihabol po niya na magdagdag po ng o-ordering binhi para sa itatanim ng ampalaya. Tapos naman na si Nariel at si Makmak, nilalagyan ng barbed wire yung harap na poste para dito sa bakod ng harapan ng Lin Farm. Tapos andito rin si Meng, asawa ni Meltong Vlog, para asikasuhin ang pagluluto ng kanilang pananghalian, at inaayos din po yung kusina. So malaking tulong rin po na nandito po si Meng para po dire-diretso po ang pagtatrabaho ng tropang Lin Farm. Ayan po. So nagpapasalamat ako kay Meng sa pagtulong po niya dito sa ating mga tropang Lin Farm. Ayan. So yun si Javi. Pinanonood ko ano man yung mga ginagawa doon. Bakit ka raw nandito? Bakit mo binura yung comment nung ano? Aray! Aray ko. Nasaan na yung aking mga Julidid talaga? Doggy Doggy! Oh, Zeus! Hi! Did you miss me? I'm lovely! Oh, Zeus! Hi! Oh, bakit tag-iisa ka ngayon, ha? Ba't tag-iisa? Nalala? Ba't tag-iisa ka ngayon? Ayan. Good morning po. Late na kami dumating dito. Ay, ayan. Dumaan pa po kasi kami sa kay ka-farmer dahil nga 9 o'clock po sila nang bubukas. Ang 9 to 2 lang po yata yung restaurant niya. So, since galing na kami ng Manila at on the way na, dumaan muna kami doon para doon na po kami nag-brunch. Dahil nga hindi po kami nag-almusal at early tanghalian na rin. So, ayan. Dumaan na kami doon and finally nabit namin siya at natikman uli namin yung napakasarap niyang lechon. Kaya kung kailangan niyo pa ng lechon, kontakin niyo lang po si Ka-Farmer sa Araya at Pampanga po. The best lechon na natikman po namin ever. Ayan. So, pasalamat kami kay Ate Nana kasi nang dahil sa kanya nakarating kami sa bahay ni Ka-Farmer nung una. Kasi nung una hindi namin alam kung saan yun.
first time namin na nakarating doon. Kaso, wala siya noon. Kaya hindi namin nakilala si Ka-Farmer. Pero this time, nakilala namin siya. So, ngayon, yung ginagawa doon, ayun, pinadayos na yata yung pagtataniman ng ampalaya. At gagawa yata sila ng kubo doon sa may pinagawang deep well. So, nandun si Mantsaga, saka si Entong. Ayan. Tapos dito naman, ayan, si Makmak at si Nariel. Ginagawa na yung barbed wire. Good morning! Ayan. Nais na dito sa may kusina. Yay! Ayan, finally. Maayos din dito. Ang pinakamagandang balita. Ha? Matapos na kasi. Matapang na. Pre, Metro. Ayos yan. Sabi siguro ni Secret Weapon eh, na-order na eh. Saan ba yan? Seryoso yata yan, Mantsaga. May pasukat-sukat pa. Sarapo, ayan. Ha? Hindi ba? Dyan, pagka ako sumablay yan. Hindi ba yan yung nanang? Yung tinitignan-tignan na lang? Ayan. May Metro, sir, para maganda raw malalabasan. Para kung para kunyari to. Para kung hindi pa rin pantay, sirahin yung sisihin yung Metro. Yan yung sumablay, kasalanan ni Metro. Oo, oh, hindi ikaw. Lagay ko yung adjust yung mga kawain na yun. Punta ko lang yung dadalitig. Alam ko. Alam ko. Tulos yun. Sabi ko eh, gandahan ng konti yung kubo eh. Ayaw ni Bossing. Tara na! Yan, ligado eh. Gagawa nga tayong bahay din. Ano si Manari nga una? Maligod! Anong pangalan ng pogi niya? Ah, si Kwan Huwire, si Bubbles. Bubbles? Ah, si Bubbles. Sexy na? Oo ah. Wala ko si Tanggol, nakariyade. Si Tanggol eh ano ah. Kiyapo-kiyapo ah. Pahabol ni Mantsaga, no? Wag. Kung magdaano si Bubbles. Eh andiyan daw si Tanggol paano? Lagot ka kay Tanggol. Andiyan daw. Kinakabahan ako. Baka kulangin yung kawayan. Hindi po, eh, marami po. Dahil sa kawayan natin. Makakagawa pa po tayo ng upuan diyan kung sakali pa. Basta kala ko namin gumawa doon eh. Doon sa may ipo-flooring. Oo. Kayari ko na doon. Pinapabili ko na ng semento at ng maayos na yung ano doon. Basta yung mga poste niyan, kailangan eh kayahin yung mga duyan, ano? pagka hindi kaya yung duyan eh, may na, hindi ubra. Ganda ng mga bagong pitas na kawayan. Magulang. Ito na si Bubbles.
Ere, ano ang pangalan nila ng isang ere? Si Muslim mo yan, si Muslim. Ha? Si Muslim. Oh. Tapos o yan. 5 months na ho yun tiyan. Kaganda. Parang mga imported na kalabaw. Laki ng iginanda nung natira ng cultivator yung ano ah. Talong ah. Naubusan niya po ng gas kaya hindi nakaalis na. Payari na ako eh. Payari na naubos pa. Mamaya na lang kapag ka. Ano yun? Naglalagay na ng plastic? Apo. Talaga naman ah. Masyado kayong ganado ah. Sabahin na raw po para magpapasal sa balag. Diretso na ho niya. Ayos nga yun. Habang wala sa video. Plastic ka na pala, baka mamaya itulos na yan. Kasunod na po niyan. Kawaya muna pala. Ano yung pambubutas? Yung po sa plastic? Ah. Ay, hiram po akong pambutas dito yung kay Cretone. Yung... Meron pong pambutas talaga niyan. Ah. Uli si Makmak. Tapos muna. Palagay ko yung dalawang roll yung pambibilin mo. Dalawang roll po. Plastic? Hindi po. Marami po yan. Ha? Marami po yan. Dami yung lalagyan. Pare Carlo eh, dalawang roll yun eh. Pare Carlo kasi nagtitipid. Oo nga eh. Bakit? Gusto mo naman laging may binibili dun eh. Sa bayan lang naman kalapit. Saka maganda yung nagtitipid eh. Kaya pala gustong gusto sumasama ni Makmak. Maganda ba yun? Yung nasa San Mateo? Hindi maganda yan. Binubukin mo ako ah. Kaya pala si Makuka, gabibili sa sumasama. Sino ba doon yung maliit? Dato nga, kilala pa niya ah. May matangkad na pala ah. Hindi yung mayari. Ay lugi. Lugi. Apa kemana? Mau
sige. Tapatan nyo lang yung poso. Sakar ng paligi sa gitna yan. Lumabas yung ganda ng lupa dito nung na ano, no? Apo, nung araw to. Nung nabuha. Nung natamnan. Ha? Saka po nung natamnan. Nung tatamnan pa lang. Dati o, marami rito pambubong eh. Talahin. Maganda dito eh. Ano ba yan? Indian mango kaya yung isang yan? Puro po kinalabaw yung mga yan. Ah, gano'n? Hindi ayos. Ang daling pumitas niyan. Magkawa nagpabunga na tayo. Nagkapalit naman daw po eh. Oo nga. Madaling pumitas din dito. Di ba sabi may pinapabunga na rin ito? Anong init? Kung sa lupa. Ah. Diretso nyo muna. Kailangan talaga yung sa gilid niya kahit pa paano may lupang nakapabigat. Para nasasagasaan ay dalawa tingnan. Magkialis kayo dyan. Nasasagasaan na kayo ng kalabaw dyan. Kasama natin si Man-Man na. Ganda naman ang araya today. Oo nga. Beautiful. A riot. Oh, a riot. Ayan, yung kanilang ginagawa. So, isa pa lang yung nalalagyan nila ng plastic. Tapos yun, yung may poste na yun. Yun na yung paglalagyan ng kubo. Yung 1, 2, 3, 4, 5. Apat na. Bakit para liit? Silong na lang. Silong lang. Ayun na lang gandahan. Baka na... Baka rin mag-stambay. Ayan, dito mataas pa yung talahib. Hi. A few moments later. Ayan, bumipili si Hubby ngayon ng flexible hose na ilalagay dun sa isa pang deep well na pinagawa namin. So, harap kami ng hanap. Buti tinuro dito sa tapat ng Pure Gold daw mabibili. So ayan, bibili lang siya ng I think isang metrong flexible hose. Nakipaghuntahan. Sabi ko na laging ano, mahilig makipaghuntahan sa mga tao. A few moments later.
may ginagawa kayong masama dyan. Bagong cameraman. Bakit kaya ako magkaibang kulay niyan? Kainit. Ang taas na ng sitaw. Sitaw, bataw, patani. Anong meron doon sa ano? Anong ginagawa doon sa kabila? Ito ganito. Ha? Doon sa kabila. Anong ginagawa ni na Entong? Ha? Ginagawa yung kubo. Kubo? Yung dalawa naman ano, nagdidilig ng kapatubig ng kubo. Ha? Talong. Saka talong. Lahat ng patubig ng bakina, umaandar. Ah, pati yung nandun? Nandun yung para sa upo. Yeah. Ayan, di na masyadong mainit. Pwede na maglakad. May hangin na. Hindi kagaya kanina. Ayan. Pahaba ng pahaba yung mga sitaw. Dami ng bulaklak. Sigile, ang dami rin ano, bunga, hindi pa pinipitas. Mura raw kasi sigile ngayon. Oh my, oh my. Ganda ng arayat talaga. Ayan, makikita nyo gumagalaw yung mga dahon kasi nga meron ng hangin. Kaya yan, masarap na yung singoy ng hangin ngayon. At hindi na maaraw. Kaya masarap lang maglakad-lakad dito sa may bukit. Haba ng ano, bunga ng sigil. Yung iba nang nabubulok na. Sayang naman. Oh well. Dati-rati lang eh, wala pong katanim-tanim dito, puro damo lang. Ayan, ang dami na, parami ng parami. Ayan, maandar itong para sa tamto, RD. Ayan, maandar yung RD para dito sa baba. Ayan, papatubig sila dito sa may talong. Nakaandar din yung isang dipwell.
at yung isa pang dipwell doon. So tatlong katubig ang naka-under ngayon. Ito naman si Katrops. Yan. The cultivator. And patuloy pa rin yung mga kalabaw doon na nagdadayos. Tapos nandun si Mantiga, si Meltong Vlog, tsaka si Carlo. Tatlo sila doon nagmagawa ng kubo. Si Nariel, tsaka si Makmak. Yun nga, yung nag-ano ng barbed wire. Laki na ng mga talong doon sa gitna, o. Dito niyo po ba mga talong? Ayan, ang laki na ng talong. Nagawa na ito yung sakto. Tawa pa itong sakto. Ay, naku. Ayan po yung mga talong po natin. Makita.